Magandang umaga po. Pangasinan, Luzon, Pilipinas. From number 1 lechon of Pangasinan, Jonas Lechon po. Ngayon po, November 2020, alas 4 po ng umaga. So far, maulan po dito ngayon sa Pangasinan. Mahangin dahil napunta ata dito yung bagyo. Pero tuloy pa rin ang buhay. Lechon po kami today. Target time namin is alas 9 bilang umaga. Actually, apat po ang order for today. Unahin po namin yung pang-umaga. Medium size with seafoods, papuntang Lingging, Pangasinan. Uli, maraming salamat po. I-picture ko po ngayon kung anong mga ilalagay namin seafoods sa loob. Ito po yung mga seafoods na ilalagay ko po sa loob ng lechon. Ayan. Pataka ko po kayo, bakit luto na? Actually, yung mga seafoods na nilalagay namin sa loob ng lechon, dapat luto na. Kasi pag nilagay mong ilaw, 100% maghahalo yung lasa. Ang pangit, malansa po siya. Kaya dapat iluto po sa labas. Yung garlic, iluto po namin sa garlic para mawala yung lasa bago ilagay sa loob. Half cook lang po para pag luto na yung lechon, hindi siya masyadong tuyong-tuyo yung seafoods. Papakita ko rin po kung yung mga klase ng seafoods na nalagay po namin. Actually, ito yung tinatawag natin na sumpo. Sumpo po siya. Ganito po kalalaki. Hindi po kami naglalagay yung tinatawag na banani. Kasi yung banani, malansa po sa loob. Kaya dapat, ito po, sumpo. Tsaka ito rin po yung alimango na ilalagay po natin. Actually, may mga alimango na peke. Sobrang laki, ilalagay mo sa loob, pag binuksan na walang laman. Kaya ang pinili po namin is mga ganito lang na size. Lalaki. Kaya sigurado, may laman po ito. Depende rin po sa size ng baboy kung ilang seafoods ang ilalagay po namin. Sa small size ang ilalagay po namin seafoods is kalahating kilo na supo, isang kilo ng alimango, sa halaan, sa katawang. Sa ngayon, medium size yung order po natin. Ang binili ko po ay isang kilong supo, ganito. 700 pesos po siya. Tapos, isang kilong alimango, 550, halaan, tsaka tahong. Yun po ilalagay po namin sa loob ng lechon. Tsaka kung mamimili po kayo ng mga seafoods na ilalagay sa loob, siguraduhin nyo po na sariwa bagong huli. Kasi yung iba, patay na na binibenta. Kaya dapat ang piling yung buhay pa. Tsaka huwag na huwag yung ilalagay muna sa ref bagong luto. Pagkabili nyo po kung sakali, actually, dinili ko ito kanina lang po. Pagkabili ko po, sabay nilaga. Nilaga ko po sa sarili niyang taba. Konting tubig lang, isang baso lang, kung sa 2 kilo. Lalabas ang taba niya sa yung alat ng mga seafoods para lumabas. Kasi pag inalo mo sa lechon, masyadong maalat pag hindi mo siya binablan sa sarili ng lapin siya. Mamaya po ipapakita po namin sa inyo kung ano yung mga klase na ilalagay sa loob, yung mga ricados, kung gaano karaming panglad, kung gaano karaming bawang sa medium size. At yun, iba't ibang size po yung lechon natin, iba't ibang karami din yung mga ricado na dapat ilagay mo. Hindi ka rin pwedeng maglagay ng 3 kilong seafoods sa small size na lechon, hindi po siya kakasya, hindi na po siya matatay. Kaya yun, abangan nyo po yung ipapakita ko mamaya kung ano yung mga ricado sa loob at kung paano ito mag-lechon. Maulan po ngayon, nakikita nyo po. Dito po sa Jonas Lechon. Walang ulan, walang bagyo-bagyo. Tikman nyo lang po ang Jonas Lechon. Ayan, naririnig nyo po yung mga kalabog ng mga yero namin. Pero tuloy pa rin po ang buhay. Muli, maraming salamat. Abangan nyo po mamaya kung ano yung lechon ng Pangasinan. Masarap, malasa, malutong. Jonas Lechon po. Salamat. Good morning. Magandang umaga po, Pilipinas.
from number 1 lechon ng Pangasinan. Masarap, malasa, malutong Jonas lechon po. Maraming maraming salamat. Ito po tayo ngayon kung ilang pirasong bawang ilalagay natin sa medium size. Actually, ang bawang na po ito is 15 piraso. 15 bugkol na bawang para sa medium size na lechon. Pangit din pag sobrang bawang kasi iba yung lasa sa loob. Depende rin po sa size. Basta ang small size po namin is 8 hanggang 10 piraso. Medium size namin is 15 to 18 piraso. At ang large size natin is 20. Depende rin kung gaano kalaki yung baboy. Mamaya papakita ko po yung iba't ibang likado din. Nagdadagdag namin. So far, bawang na po yung upisan natin ngayon. Yung iba nilalagyan nila ng sibuyas. Yung iba nilalagyan ng daon din ng sibuyas. Yung iba kalamansi. Pero sa amin, punong-puno lang po ng bawang, paminta, kalambuaya at lemongrass. Asin, saka sikretong likado mula sa Jonas Lechon po. Sinasama po namin yung balat kasi dagdag po yan sa bango ng lechon. Muli, maraming salamat. Tinatawag natin na talambuaya gaya ng sinabi ko noon para po sa cactus. Actually, member po sa ng cactus family. Tatatagin po namin ito. At pag naluto po ito para po sa bao, sibuyas. At ito naman po yung tanglad o lemongrass. Ganito naman po siya kalaki. Sa medium size. Sige. Ano po, pinaghalo-halong ricados. Wala. Yala. Yala lang. Ito po yung damdag ricados po natin. Paminta. Good morning po ulit from Jonas Lechon, number 1 ng Pangasinan. Ito po yung lechon natin. Maraming bawang. Medium size. Actually, maraming bawang nilagay po natin. Pero na sinabi ko kanina. Nilagyan po namin ng 15 piraso ng bawang. Diwan. Dapat pag may sisimpla, tama mo ng pagmamahal yung lechon mo para mamahalin ka rin ng negosyo, mamahalin ka rin ng tao. Higit sa lahat, huwag nawag ka mong lahaya. Kasi yung iba, nilalagay nilang sipos, ganan eh. Mura lang po yun. 200-300 per kilo, ang bigaya ng nilalagay po namin ng sipos. Tulad nito, malalaki, supo. Nalagay po natin natin ito. Ito, gaya na sinabi ko kanina, half lang po siya. Kasi pag ma-overcook mo ito, nilagay mo sa loob. Pag tatlong oras na nakasalan yung lechon, asahan mo ma-dry yung mga sticks.
Hinahin po natin yung mga suko kasi hindi siya magkakasya pa. Alam mo ang dad. Tanggal po natin. Ito, hindi. Nababad po na natin mga 30 minutes. Pagkatapos po, lalagyan po natin ng pangkapula. Sinasabi ko noon. Soft links. Kasi yung iba nilalagyan nila gatas, yung iba yung tinatawag ng molasses, yung iba sabaw ng buko. Pero sa amin, sa Jonathan po, is coke. Hali, maraming maraming salamat at maya maya. Paano po? Kalis mo rin bago dyan. Ano yun? Dalo may kids, sipod. Pag-batay mo niya ito. Ay, dyan ang coke. Ito po yung nilalagay po namin is coke. Pampapula. Pampapula po. Sa medium size is ibuhos lahat yung 1 litro. Ibabad po siya ng 30 minutes. Bago isa lang po sa apoy. Kailangan pantay-pantay po yung pagkakalagay para pantay-pantay din po yung pula ng lutsong kumintin. Muli, maraming maraming salamat. Maya-maya po ipapakita po natin kung paano po isa lang sa ako yung lutsong kumintin. Muli, maraming maraming salamat po. Lingayin Pangasinan. Jonas Lutsong po. Ito po yung baga. Dito po natin sasalang yung lechon po natin maya maya. Binabad po muna natin yung lechon for 30 minutes at isasalang na po dito. Muli, maraming maraming salamat po from number 1 lechon ng Pangasinan. Masarap, malasa, malutong. Jonas Lechon po. Magandang umaga po from Jonas Lechon. Malapit na po natin isalang yung lechon po natin. Actually, tutorial po din kung paano pag-umpisa paglechon. Actually, ang unahin po natin is uling. Dapat mainit na mainit muna yung uling bago isalang yung lechon natin. Yan po yung magpapakula muna sa balat. Actually, unahin muna yung balat bago po nilagay yung mga kahoy. Kasi pag nilagay mo agad yung kahoy at nilagay mo agad yung baboy doon, asahan mo hindi pantay yung pagkaluto. Dapat unahin muna yung balat papulain ng konti. Dapat pag medyo pula-pula na, lagyan mo na ng kahoy sa gilid. At yung kahoy na magluluto dun sa lechon. Antayin po natin ng 15 minutes pa. Bago isa lang po yung lechon. Muli, maraming maraming salamat from number 1 lechon ng Pangasinan. Masarap, malasa, malutong Jonas Lechon po. Masarap magpainit dito po sa Jonas Lechon. Bagyo, maulan, mahangin. Pero dito sa lechon, tuloy ang buhay. Number 1 lechon ng Pangasinan, masarap, malasa, malutong Jonas Lechon po.
Lapit na po natin salang yung lechon natin. Dapat uling muna, gaya ng sinabi ko po, para papulehin yung balat ng lechon. Ayan na, dadalhin na po yung lechon natin. Gala 6 na. Kaya nang sinabi kanina, ikasalang po ng alas 6. Target time is alas 9. Ayan na po yung lechon natin. Papuntang linggi na yan. Ayan. Tatlong oras po na iikutin yan. Ang size na po ito is medium size. Bibigat po siya ng 30 to 40 kilos. Actually 35 to 45 kilos. Live weight po siya. Pag naluto po siya is around 17 to 20 kilos. Muli, maraming salamat from number 1 lechon ng Pangasinan. Masarap, malasa, malutong Jonas lechon po. Salamat. Magandang umaga po ulit. Ito po yung kinalabasan natin ng lechon after 1 hour. Alas 7 na po. 7.05. Mahangin pa rin dito. Mahangin, maulan. Pero tuloy yung lechon. Dito po sa Jonas lechon. Dito po. Ang lechon po natin. Medium size. Shoutout po kay Mr. JP ng San Francisco, USA. Tinawagan niya po kahapon by a messenger. Ito na po siya. Nag-wired po ng lechon, seafoods, lechon. At i-deliver po sa family niya sa Linggo. Muli, maraming salamat po sa tiwala. From number 1 lechon ng Pangasinan, masarap na sa malutong Jonas lechon po. Ito po ang kinalabasan ng lechon natin. After 1 hour, yan po kinalabasan niya. Target time is 9 a.m. Going to Linggain, Pangasinan. Muli, maraming salamat po. Actually, signal number 3 po tayo dito ngayon sa Pangasinan. Pero sa Jonas Lechon, number 1 pa rin po. Maraming salamat. From number 1 lechon ng Pangasinan, Jonas Lechon. Ayan. Mahangin po. Signal number 3 po sa Pangasinan. Ayan po yung hangin natin dito sa Pangasinan, signal number 3. Pero po, sa aming lechon, sa Jonas lechon, signal number 1 pa rin po. Number 1 sa Pangasinan. Muli, maraming salamat. Magandang umaga po ulit from number 1 lechon ng Pangasinan. Masarap, malasa, malutong Jonas Lechon po. Kung nagustuhan niyo po lahat ng videos namin for today, please like and subscribe. Jonas Lechon po. Jonas Lechon page. Jonas Lechon YouTube channel. Marami pa po kaming feature na videos kung paano mag-upisa sa negosyo ng lechon, kung magkano kinikita, at lahat ng pagsubok upang malabanan ang pagninegosyo ng lechon. Muli, maraming salamat. From number 1 lechon ng Pangasinan, masarap, malasa, malutong Jonas Lechon po. Salamat.